magandang araw, Benji, at sa lahat ng tagapakinig at nanonood din yata sa social media sa Pulsong Pinoy dito sa Radyo Pilipino. Yes, sir. Oh, this time, talakayin naman daw natin ang tinatawag na mutual fund. Ano po ba itong mutual fund? Gaano po ba ito kahalaga? Malaki ba ang pakinabang ito sa atin na gustong pumasok ng mutual fund? Kailangan nga ba itong ng isang pangkaraniwang Pinoy? Yan, sir, pakipaliwanag po sa ating mga tagapakinig itong ganitong investment. Go ahead po. Okay. Kasi sa lahat siguro ng iba't ibang klaseng gawain sa pamamahala ng ating kaperahan, kumikita tayo, nagpaplano, gumagastos, nag-iipon, nagpapalago. Itong pagpapalago or investing, ito yung isang aktibidad sa pamamahala ng ating pananalapi na lahat ay interesado, yung iba sumubo pero hindi naintindihan, yung iba na pumasok na lugi, yung iba pumasok na scam. So, bagamat yan ang mga experience, tanggap at kailangan natin pa rin mag-invest. May pandemya o wala, ang pag-iipon hindi sapat eh. Kailangan yung naiipon natin, hindi lang natin napoprotektahan, nabibigyan natin ng tsansang lumago. Kaya kailangan natin ilagak or mag-invest. Meron iba't ibang investment instrument, investment vehicle, or investments in general, na pwedeng paglagyan ng pera. Isa sa naging popular sa nakaraang dekada, itong tinatawag na mutual funds. Mutual funds. Ano ba yung mutual funds? Ito ay isang behikulo para sakyan ng mga investor, isakay ang pera nila para ito ay magkaroon ng tsansang lumago. Sa salita ko, Benji, chansang lumago. May chansa. Oo, kasi walang siguradong investment. Wala. Maaari kang magkaroon ng kita o paglago, maaari ka rin makakuha o maka-experience ng pagkalugi o pagkawalang kita. Dahil kung merong investment return or gain, meron ding tinatawag na investment loss. Alala ko lang, Benji, magkaiba ang investment loss sa investment scam. Ang investment scam, lugi ka na sa una pa lang, malamang kasi illegal yung klase ng pamamaraan ng pagkuha nila ng pera at sinasabi nilang pamamaraan ng pagpapalago. Kaya sa una pa lang, sa investment scam, talo ka na. Ang lugi ka na, naloko ka pa. Ano? I'm sorry? Lugi ka na, naloko ka pa. Yes. Unlike sa totoong investment, hindi, walang siguradong investment, ibig sabihin, may chance kang kumita, may chance rin na hindi ka kumita o hindi ka kumita doon sa inaasahan mo na kita. So, ano itong mutual fund? Yung mutual fund, pwede mong ihambing yan sa bumibili ka ng square meters ng lupa. Imbis na square meters ng lupa ang binibili mo, bumibili ka ng share or pagsapi doon sa mutual fund. Binabakas natin ang pera natin kapag tayo ay nag-i-invest sa mutual fund. Anong sabihin binabakas? Yung mutual fund kasi, mas malaki ang kanilang pera, pinapayagan nilang ibakas natin ang ating 5,000, 1,000, doon sa bilyon-bilyong pera nila, tapos magbabuy and sell sila doon sa stock exchange o sa stock market na tinatawag natin. So, hindi ko malawak pa na usapin kung ano yung stock market. Siguro sa susunod na Lunes, yun ang usapan natin.
Pero itong mutual fund kasi, may pandemya o wala, para sa akin, ito ang one of the better or must-have investment ng tao, ng Pilipino. Opo. Tandaan natin, ang investment, hindi po yan per year lang. Ang definition nga natin ng investment, ito ay tumataya ka ng pera, hindi minsanan, tuloy-tuloy, at walang kasiguraduhan, kaya kailangan long-term. Kung i-Englishin ko, investment is a commitment to use money, expecting to make more money based on long-term goals. So, long-term investment, 5 years pataas. Years pataas bago ka makaasa na merong paglago o merong kita na seryoso o significant o makapuluhan. Ganun pa man, naghintay ka na 5 years, 10 years, wala pa rin kasiguraduhan ang kahit anong investment. Wala. Kaya kapag may lumapit sa'yo, Benji, o yung mga tagapakinig natin, okay po itong investment na inaalok sa akin kasi sigurado daw, tapos low risk, malaki kita. Eh, yan po ang mga senyales na scam yan. Dahil scammers, walang siguradong investment. Pangalawa, lahat ng kita o paglago na kikitain sa isang investment manggagaling sa risk, sa peligro. Kaya ngayon kasabihan sa Ingles, the higher the return, the higher the risk. So kung low risk, low return din yan. Hindi pwedeng wala pong risk dito, sigurado po dito, ang laki ng kita. Eh, scam yan or mangmang yung nag-aalok sa'yo. Baka siya rin nasa scam na, hindi nga alam. Yeah. So, sa mutual fund, binabatas mo yung maliit mong pera o malaking pera doon sa pera ng kumpanya. Anong kumpanya? Mutual fund. Ang nagpapatakbo ng mutual fund, may tinatawag na fund manager. Siya ang sa araw-araw, fund manager. Sa araw-araw, siya ang magdidesisyon, mag-buy and sell ang ilalaga at market. Okay. Yung paborito ko, may iba't ibang klaseng mutual fund. Pero sa akin, lagi kong ina-advise, kung mag-mutual fund ka na, lang, ka na rin lang, dahil pareho lang din yung risk ko, doon ka na sa tinatawag na equity mutual fund. Ano yung equity mutual fund? Yung pera na nalikom o pinakas-bakas doon sa fund manager, ang ginagawa niya, nagpa-buy and sell siya ng shares of stock. Okay. So, sa araw na ikaw ay sasali, 5,000 halimbawa, kung ang mutual fund ay piso, yung kanyang NAVP, ano yung NAVP? Net Asset Value per Share. Yun ang buying and selling price ng kahit anong mutual fund. Nakapublish yun. Nakalabas sa internet, sa periodiko. At meron na rin mga ano, 'di ba? Online na, 'di ba? Nakikita sa cellphone no? Online. Yung pera mo, no? Kung lumalaki o bumababa, no? Yes. Ang kagandahan sa mutual fund, naka sa publiko ang kanyang buying and selling price. Sa stock market kasi, kung bumili ka ng shares ng isang kumpanya sa stock market at gusto mo nang ibenta ng mas mataas, syempre para meron kang paglago, ganansya o gain, tawag sa Ingles, maghahanap ka ng willing bilhin yung presyo na gusto mong ibenta. Pag hindi mo nakita yung willing bumili sa presyo na gusto mong ibenta, hindi mo wala ka makikitang buyer. Kung ikaw ang seller, hindi mo mabebenta, hindi mo ma-encash yung investment mo. Sa mutual funds, hindi.
kung kanino ka bumili, doon ka rin magbebenta at obligado silang bilhin. Kahit bumaba pa yan o tumaas pa yan, obligado silang bilhin. Obligado. Yung binebenta mo na mutual fund shares na binili mo rin sa kanila. Yung buying and selling price, iisa yon, araw-araw nag-iiba yon. Kapag tumataas, ibig sabihin gumaganda. Pag bumababa, ibig sabihin, hindi lugi. Pag bumababa, ibig sabihin, merong issue. Merong issue lang. Merong pandemya, merong krisis. Hindi ibig sabihin, pag bumababa, nalulugi ka. In fact, pinakasimple at kadalasang pagkakamali ng mga nagpapalago ng pera, bumili sila ng mutual fund sa presyo na 3 piso per share, halimbawa. Dahil nagka-pandemya o merong krisis, bumagsak ng piso. Anong ibig sabihin nun? Kung meron kang 3,000 piso, binili mo ng mutual funds, 3 pesos per share nung binili mo. So meron pang 1,000 shares ng mutual fund. Yes. 3,000 pesos divided by 3 pesos. May 1,000 shares ka ng mutual fund. Eh bumagsak ng piso dahil may pandemya, mabagal ang ikot ng ekonomiya, maraming negosyo ang nalugi. Yung mutual fund mo, pababa ang presyo, 1 peso. So, ibig sabihin, nakaka-apekto rin sa issue, na national issues, ano? Nakaka-apekto rin ito, no? At, dati nga, nung hindi pa masyadong mature ang ating ekonomiya, konting balita lang sa politika, naapektuhan na. Eh ngayon, mas maayos na, mas stable na, sabi nila sa Ingles, mas insulated, yung mas napoprotektahan sa balita, sa politika, yung ating investments. Maganda yun. Pero meron mga pangyayari, katulad nito, pandemya, talagang apektado. Maapektuhan. Wala namang na-spare dyan eh. Buong mundo. Buong mundo, ekonomiya ng buong mundo, naapektuhan. Kung 1 peso per share na lang, binenta mo yung 1,000 shares mo, edi 1,000 pesos ka na lang meron. Pero binili mo yung 1,000 shares ng 3,000 piso eh. So lugi ka. Diba? Yung 3,000 mo, binili mo ng 1,000 shares. Nung binenta mo yung 1,000 shares, 1,000 piso na lang. Edi 3,000 to 1,000 pesos. Lugi ka. Correct. Yung iba, nagpapanik pag bumagsak yung presyo ng mutual fund. Oo, itagad, ano? Oo, natapos, bebenta. Lalo yan, nakikita mo nga sa cellphone, yung pera mo, bumababa na bumababa, no? Tuloy-tuloy. Oo. Naku, sir, marami tayong pag-uusapan pa dyan, ano? At siguro sa susunod, ipapagpatuloy pa rin natin yung, ano, yung issue ng mutual fund din. Napakagandang topic, ano, sir? Yes. Siguro, bilang pagtatapos, kung tatanungin, okay pa bang pumasok sa mutual fund? Ang sagot ko dyan, kung ang pera nyo kaya nyo palaguin in the next 5 years, yung hindi nyo withdraw, hindi nyo gagalawin sa loob ng 5 years, ipasok nyo po sa mutual fund. At para sa mas marami pang kaalamang pinansyal at balita tungkol dito sa KSK SMP Co-op, mag-subscribe na kayo dito sa aming YouTube channel. I-click nyo lang ang subscribe at ang notification bell para maging updated kayo sa bawat video na aming i-upload.